ang title ng ating mensahe ngayon ay ang paghanap na, no, ang paghanap at pagganap sa kalooban ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Kasi po, matagal na tayong tumatalakay ng mga patungkol sa kaligtasan dito sa every Monday segment natin. Kaya sa tingin ko ay maganda rin kung bibigyan naman natin ang pagkakataon ng sarili natin upang medyo ibahin ng konti para yung mga naligtas at ligtas na ay alam din nila ang kanilang gagawin. Pero ito po ang nais kong bigay sa inyo unang-una, na ang paghahanap ng kalooban ng ating Panginoon ay yung matagpuan mo or malaman mo mula sa salita ng Panginoon na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Sapagkat ang kaligtasan, mga kaibigan, ay regalo ng Diyos yan. No? Hindi yan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Kasi sabi po ng Ephesians chapter 2, verse 9, ay para walang makapagyabang sa harap ng Diyos. Ayan, ano po? So yan ang unang-una. Sa lahat ng mga tao, ang unang-unang kalooban ng Diyos na dapat ay matagpuan, no, ng bawat isang tao sa buong daigdig, in the past, in the present, in the future, ay yung biyaya ng Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nakapagliligtas at nagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan, ano? Hindi na natin kailangan gumawa sapagkat si Kristo na ang gumawa sa atin. Kaya nga sabi sa Bible eh, ang katwiran ng Diyos is just imputed, oh. Ibig sabihin ng imputed ay ibinilang na lang sa atin kapag tayo ay nanampalataya. Ayan po, no? So, ang panalangin ko, sana naintindihan po natin yan. At tayo naman na naligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, ito po ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 33. No? Wikang Tagalog lang ang gagamitin kong sabihin natin verses ngayon. Ano? Wikang Tagalog na salin lamang ang ating i-consider na version ngayong gabi para maintindihan po ng lahat ng mga Pilipinong kausap natin. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 33, dadapo't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang sabi po ay hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos. Okay? At ang pangalawa ay yung kanyang katwiran. Oh. At pagka yan ay inuna natin, ibig sabihin eh, kapag ka inuna natin ang Diyos sa buhay natin, ang lahat ng mga bagay na ito, ano po ang tinutukoy ni Mateo sa lahat ng bagay na ito? Yan po ay tumutukoy sa lahat ng mga gusto natin sa buhay natin, sa lahat ng mga pangangailangan na lagi nating pinagsisikapang magkaroon, di ba? Kaya dahil nga gusto nating magkaroon nito, niyan at noon, kahit Linggo o kaya kahit merong gawain, no, ay lumiliban tayo sa ating mga gawain sa Panginoon at we proceed on working. Kasi merong sweldo, no? Pero sabi po ng Banal na Kasulatan, kung matututunan lang natin na unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, anumang bagay ang mga pangailangan natin, no, ay idadagdag ng ating Panginoon. Ibibigay yan ng Panginoon. Ayan, ano? So, kung naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya, itong unang-unang salita o unang-unang talata na sinabi ko ngayong gabi ay dapat paniwalaan mo. No? Dahil ito ay salita ng Panginoon. Na kung uunahin mo ang kaharian ng Diyos, uunahin mo ang kanyang katwiran,
anuman ang mga hinahabol natin sa buhay na ito, ay idadagdag ng ating Panginoon sa atin. O sana po ay paniwalaan din ninyo yan. Kasi the same God who said na kapag nananampalataya ka, maliligtas ka, pupunta ka sa langit, is the same God ang nagsabi na unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At kung magagawa mo yan, ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay natin ay idadagdag sa atin. Okay? So, ang Diyos ang may magandang plano sa buhay ng Kristiyano. Teka muna, hindi ba ako ang mayroong magandang plano sa sarili ko? Pwedeng iniisip natin na meron tayong magandang plano sa ating mga sarili. Pero gaano man kaganda at gaano man kahusay ang plano natin sa ating mga sarili, hindi po yan ang masusunod. Plano pa rin ng ating Panginoon ang masusunod. At sabihin ko sa iyo ngayong gabi na ang plano ng Diyos ay mas maganda kaysa sa plano mo. Kahit sabihin natin sarili natin to at buhay natin to. Naniniwala ako na mas maganda pa rin lagi ang plano ng Diyos sa bawat Kristiyano. Okay? And I hope that you would agree with what I'm saying here. At ang salita ng Diyos ang ating tamang gabay. No? Tamang gabay upang malaman ang kalooban ng Diyos. Oh, ang Bible po ang tamang gabay. Ang salita ng Diyos ang tamang gabay. Ngayon, mahalagang bagay na dapat maunawaan. Number one, dapat maunawaan natin ito. Ang Panginoong Jesus ang ating pangunahing magandang huwaran. Pagdating sa buhay, pagdating sa pagtaplano, pagdating sa maligayang buhay, pagdating sa kahanga-hangang buhay, naniniwala ako na ang Panginoong Jesus ang pinaka mahusay na ehemplo o pangunahing huwaran o pinakamagandang huwaran. Kasi sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 7, sabi, nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin. Tungkol sa Panginoong Jesus yan, ha? Sa Jesus po nagsasalita dyan. At ang banal na kasulatan, no, lalo na ang Book of Hebrews, ay balumbon ng mga bagay patungkol sa Kanya. At ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung sinabi na balumbon na sinabi ng banal na kasulatan patungkol kay Jesus? Ito. No, sa bandang huli ng Hebrews chapter 10 verse 7 ay sinabi niya, upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Ayan, yan po pinakamagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung matagpuan natin, malaman natin at magawa natin ang kalooban ng Diyos sa bawat buhay po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Okay? Ngayon, ang tanging layunin ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay, no? Tatangi-tangi, ha? Iisang bagay na kanyang hinangad sa kanyang buhay, no? Ay ganapin ang kalooban ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Kaya kita nyo, kahit na ubod ng hirap yung kanyang mararanasan kapag namatay siya sa cross ng Kalbaryo, and of course, alam po natin kung bakit namatay si Jesus upang bayaran ang ating kasalanan at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? Ito po ang sabi, oh. Okay, napakaganda, eh. No? Ang tanging bagay na gustong gawin ng Panginoon nung siya'y nandito sa lupa ay, no, gawin ang kalooban ng Diyos Ama sa kanyang buhay. Kahit yun ay mamatay, no? And of course, mayroong dahilan kung bakit kinakailangan niyang mamatay. Upang tayo naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pero ang Diyos Ama ang nagplano nun. Ang Diyos Ama ang may gusto nun, mga kapatid. Pero
Oh. Gano man yan, gano man kahirap yan, willing si Jesus para gawin ito. Kasi yun ang kalooban ng Ama. Oh, napakaganda, di po ba? Di po ba? Kaya, ano man ang plano ng Diyos sa ating buhay, at nalaman natin ito, gawin natin at malulugod ang ating Panginoon kapag nagkaganon. At magiging maligaya rin tayo. Yan, no? At ang pangalawa, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi madaling gawin. Tama yan, hindi madali. Ngunit kung totoong masunurin tayo sa kalooban niya, ay magagawa natin. Gano man kahirap, gano man kabigat, itong kalooban na sinasabi ng Banal na Kasulatan para sa ating individual na buhay, magagawa natin to, mga kapatid, no? Tandaan natin, magagawa natin ito. Kung tayo ay masunurin. Oh. Siyempre nga naman, meron bang mabigat sa hindi masunurin? Meron bang hindi kayang sundin ng isang masunuring anak? Sa paniwala ko po, anumang bagay ang gusto ng magulang na gawin ng isang anak ay gagawin niya. Hindi ito mabigat para sa kanya. Kasi yun ang kalooban ng kanyang magulang. Oh. At kung ano man ang kalooban ng ating Panginoon, gagawin natin kung tayo ay totoong masunurin para sa Panginoon. Di ba? Now, sa Philippians chapter 2, verses 6 to 8, ito po ang sabi, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat, no, panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin, no, na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Tanyo ha, na dahil sa makasunurin si Jesus, kahit Diyos siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naging itsurang tao siya. No? At naging tao naman talaga. No? Bakit? Oh, no, naging tao siya, nagpakababa siya. Oh. Tama, 'di ba? At sabi rito, at naging masunurin si Jesus hanggang sa kamatayan. No, hanggang sa kamatayan, mga kapatid, naging masunurin ang ating Panginoon. Kaya dapat ganun din tayo. Kasi si Jesus ang huwara natin. Siya ang ginagaya natin pagdating sa pagkamasunurin. Ang patutuo ni Jesus nang ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga makasalanan, nalugod ang Diyos Ama. Yan, ano? Kaya anumang kalooban ng ating Panginoon, pag kayo na ginawa natin, malulugod ang ating Panginoon. Malulugod ang Diyos Ama na nasa langit. O sa John chapter 10 verse 17, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Grabe, no? Ang ganda. Kita nyo, nalugod ang Panginoon, nalugod ang Ama kay Jesus. Bakit? Kasi ibinigay niya ang kanyang buhay. At siyempre, babawiin din niya yan. Kailan niya binawi? Nung siya'y nabuhay na maguli. Binawi niya ang kanyang buhay. Ayan, ano? So, meron ako narinig na nagse-celebrate ng kamatayan ni Jesus. Ako po, hindi ako nagse-celebrate ng kamatayan ni Jesus. Ang se-celebrate ko ay yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Because of Jesus' resurrection, we, Christians, has victory. Tayo po yung mga victorious na ngayon. No? Amen ba? No? Tayo yung mga victorious. Bakit? Sapagkat si Jesus ay nabuhay na maguli. Okay? Ang pangalawa, ang kalooban ng Diyos ay hindi makalupa, kundi ito'y makalangit at espiritual na mga bagay. Tandaan po natin, mga kapatid, yan ang pagkakahambing, yan ang pagkakaiba.
Kasi masyado tayong nalulung sa pagiging bakabundo. Nanalimutan natin ang halaga ng makalangit na mga bagay. No? Samantalang, ang makamakalangit na mga bagay ang totoong talagang mas mahalaga. Kasi ang panglupa ay maiksi lang. Ilang taon lang tayo mabubuhay, pagkatapos yan, wala na. Pero ang espiritual, yan ang pangwalang hanggang buhay. No? Sana po ay makita natin ang pagkakaiba niyan. Kaya sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, kung kaya ngay muling binuhay, talakip ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nanga sa itaas. O tango, no? Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. O kita nyo, no? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip, no? Ang pag-iisip po at saka puso, kasama po yan, connected po yan, no? Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip, ilagak ninyo ang inyong mga puso sa mga bagay na nanga sa itaas. So, sabi, nasa itaas. No? Nasa itaas. Yan, nasa itaas. Ayun, no? Okay? Huwag sa mga bagay na nanga sa ibabaw ng lupa. Hindi ko sinasabing hindi ito mahalaga. No? Ito, maganda nga itong pinalalagyan ko ngayon. Eh. Tutuwa ako eh. Pero, hindi po ito panghabang panahon. No? Isang araw, iiwanan ko to. Oh, para naman ako ay pumaroon sa Panginoon at enjoy ko ang lahat ng pang walang hanggan. Kasi lahat ng nasa Panginoon, dun sa langit, ay lahat immortal yun nandun. Ito, mortal to eh. Nasisira, lumuluma. No, di ba? Lumuluma eh. Kaya, tandaan po natin, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nanga sa itaas. Mga bagay na panglangit. Yan, no? Hinahamon tayo ni Jesus na doon tayo mag-ipon ng ating mga kayamanan sa langit. No? Di ba? Naniniwala tayo sa pag-iipon? Kung tayo po, mga kapatid, ay nag-iipon, no? Kung tayo po ay nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, dapat po, no? Dapat po nag o mas dapat na tayo po ay nag-iipon ng kayamanan sa langit, no? Maraming salamat Efren Cruz, ha. Wow, no? Nagparipan siya ng $10. Maraming salamat Efren Cruz, no? Dollar 'yan, ha. Maraming salamat po. Oh, so balik po tayo rito, ha. No, mga kapatid, mga kaibigan, consider natin yan. Hindi po masama na tayo ipon dito sa lupa. Pero hindi po pang matagalan to. Mas maganda po mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Kasi para pagdating natin doon, i-enjoy natin, di ba? Ganun lang po yan, mga kapatid. Hindi naman tayo maghihirap eh kapag mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit eh. Hindi, no? Hindi po, lalo pa nga tayong pagpapalain eh. Ayan yan, ano? So, kaya hinahamon tayo ni Jesus na doon tayo mag-ipon. Dito sa Mateo chapter 6 verse 20, oh, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. O tamo, kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. Ito mo, kahit ang kalawang, hindi makakasira. Hindi magkakaroon ng epekto sa anumang bagay na iniipon natin sa langit at do'y hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Oh. Hindi hukayin yan at hindi na nakawin ng mga magnanakaw. Walang pwedeng magnakaw o kumuha ng mga inipon natin sa langit. Sa atin talaga yon. Dito sa lupa, kung minsan pagka na sabihin natin na salisihan ka, no, ay mananakaw pa nga eh, di ba? Hindi lang mananakaw yan, ha? Hindi lang ganun. Kung hindi, no, kung hindi, pwede pang maging mitsa yan ng ating buhay.
kapag hindi natin nabantayan. O, kita niyo yung mga bangko kung saan natin inilalagak ang ating mga ipon, di ba? O, nakikita natin kung gaano karami ang gwardiya niyan eh. Makikita natin ang kanilang mga armas para sabihing proteksyonan o bantayan yung ating iniipon. So, pero doon sa langit, safe yun kasi ang Panginoon ang nagbabantay no, ng ipon natin doon sa langit. So I want to encourage you na mag-ipon tayo sa langit at itong ginagawa natin, pag-upuan ninyo dyan at pakikinig kayo, no, minsan ang Panginoon ay nagbigay ng kwento, yung kwento ni Maria, no, na mayroong kapatid na si Martha, di ba? Si Maria ay nandun lang, nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig kay Kristo. Pero binigyan ng commendation ni Jesus si Maria, bagamat wala siyang ginagawa. At ang sabi pa nga ng Panginoon eh, ang lalong mas maganda ay pinili ni Maria sapagkat ang ginawa niyang pag-upo ngayon ay hindi mawawala, no, hindi matutunaw, hindi malilimutan magpakailanman. Yan, ano? Yung umupo siya at nakinig sa salita ng Panginoon, tamo, hindi mawawala, hindi malilimutan kailanman. Yun po yan. Kaya hindi mawawala yung time na ibinigay ninyo dito ngayon at ikaw ay umupo. Hindi mawawala yan, kaibigan. Kahit kailan. Hanggang sa langit, sasalubungin ka ng ginawa mo ngayong gabi. Okay? At ang pangatlo, ang mga makalangit at spiritual na bagay na nais ng Diyos na ganapin natin. Ito yung mga yan. Ano? Number one, ang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay makalangit na bagay at may katapat na pagpapala ng pagtatagumpay sa ginawa na at ginhawa sa buhay. 'Di ba? Tayo'y nangangarap ng ginhawa. Ito po ang susi oh. Sinabi na po 'yan ni Joshua sa Lumang Tipan, no? Sabi natin 3,000 taon na ang nakakaraan. Sinabi yan ni Joshua, no? Sa Joshua chapter 1 verse 8, oh, tingnan mo. Basahin po natin ang Joshua chapter 1 verse 8. Oh. Ang aklat na ito ay kautusang. Oh, no? Ito yung New Testament eh. Binabasa ko ito kanina. Ito po ay New Testament sa wikang Chokto Indian. No? Ibinigay ho sa akin to ng isang pastor na Chokto nung ako ay minsan nasa Amerika. Okay? At meron din ako ritong Bible na King James ito. Meron din akong Greek Bible dito. Pagka ako ay nag-aaral, oh, Greek New Testament. Ayan, oh. So, kita nyo, ha? Kahit Greek, binabasa ko. No? At syempre, hindi naman ako nagsasalita ng Greek, pero yan ay nire-refer ko. At syempre, tinitingnan ko sa Bible Dictionary yan. Para talagang yung pagtuturo ko ay mas accurate, ika nga. No? At alam ko, lahat ng mga ginagawa kong yan, bagamat hindi napapansin ng tao, hindi pinupuri ng tao, malamang, pero okay lang yan kasi kailanman hindi po mawawala sa akin ang mga ginagawa kong yan. Kasi sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kita mo ah. Ginhawa at mabuting kawakasan ang tatanggapin natin or matatamo natin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kita nyo, ako nga nagbubulay-bulay using the Greek ano eh, the Greek New Testament eh, no? Oh. Hindi ko po sinasabi na gayahin ninyo 'yung ginagawa ko,
No, marami tayong mga version, Ilocano, o anumang Bible ang pwede mong buksan at maintindihan ayon sa language na kaya mong basahin at intindihin. Gawin mo 'yan. Kasi sabi ni Joshua sa Joshua 1:8, no? Huwag mong ilalayo ito sa iyong bibig. At kapag ka nagaganon, sabi ko sa iyo, hindi yan lilimutin ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, no? Tayo po ay bibigyan at gagawaran ng Panginoon ng reward. O, ang pangalawa, ang unahin ng Diyos, no? Unahin ang Diyos, no? Ang unahin ng Diyos sa ating pagsamba ay makalangit na bagay, no? Ay may katapat na masaganang pagpapala. Kaya dito sa Matthew chapter 6 verse 33 na kanina ay binasa na natin, ulitin na naman natin pagbasa, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kalwalatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ganda niyan. No, ganda mga kapatid. At ang pangatlo, ang magtapat sa pagbibigay ng ating yung tithes or ikapo ay makalangit na bagay, no? Na may katapat na masaganang pagpapala. Kasi ang pagbibigay po ng tithes, for your information, ay ano po yan eh, yung recognition, no? Nire-recognize natin na ang Panginoon ang nagpapala o ang may-ari ng lahat ng mga pagpapalang pumapasok o dumarating sa buhay natin. Yan po yan. Hindi po talaga, ang tithes po, hindi po talaga yan pag-aalay. No? Ang meaning po sa Bible ng pagbibigay ng ating tithes ay, ano po yan, pagre-recognize na ang Diyos ay ang may-ari ng lahat ng bagay. At totoo naman, no? Siya ang nag-create ng lahat ng bagay. Tayo nga, create niya eh. At ano man yung kinikita natin, Diyos po ang may dahilan kung bakit ganon. Kung bakit magaling ka, kaya bakit matalino ka, bakit malakas ka, Diyos po ang dahilan kung bakit malakas ka, matalino ka. No, please, sana po maintindihan natin yan. No? Sa Malakias chapter 3, verse 10, sabi po, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Ang kamalig po niyan ay yan church na para sa panahon natin ngayon, tamalig po noong unang panahon upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. O, tanyo, no? Yan ang pangako ng Panginoon na kung tayo po ay magbabalik sa atin, sa Kanya ng ating ikapo, no? We are recognizing that He is the owner and He is the reason why we are that strong and we are that good, no? And we are that efficient. Matutuwa ang Panginoon at pagpapalain pa po tayo lalo. Okay? At ang number four, ang pagtapat sa pag-antay at pagbabalik ng Panginoon habang matapat na naglilingkod ay makalangit na bagay ay may dakilang gantimpala mula sa Diyos. Yun po. No? Na ngayon pa lang ay nag-aantay tayo sa muli niyang pagbabalik. Ako po talaga, very anxious ako sa pagbabalik ng ating Panginoon. At habang napapanood ko at habang nakikita ko yung lumalalang gyera sa Middle East, excited ako eh. Hindi dahil sa maraming nasasaktan at maraming namamatay doon, kundi malaking bagay po at napakalaki ng sinasabi ng Bible patungkol sa gera na nangyayari sa Middle East, lalo na kapag ito ay patungkol or concern ang bansang Israel, no? At ngayon po, ang dating Syria, yan po ang Iran ngayon, no? Assyrian Empire nung araw na pinalitan ng pangalan, naging Iran ngayon, ay yan po naghahari-harian dyan sa Middle East ngayon. At yan ang nagsusupply ng mga armas, no, sa lahat ng kalaban ng Israel. Alam nyo naman. At
ang Israel po ay kinamumuhian na napakaraming tao sa buong mundo. Pero kita nyo, ang liit-liit na bansa pero hindi kayang gapiin na napakalalaki at very powerful na mga bansa. Bakit po? Yan lamang ay isa sa mga tanda na ang Diyos ay totoo. Yan po ang Diyos ng Bible. Siya po ang Diyos ng Israel. Yan po ang Diyos natin. Okay? And through Abrahamic covenant, ang sabi po, ang kaibigan ng Israel, kaibigan ko. Ang kaaway ng Israel, kaaway ko. At kitang-kita po natin ngayon, no? Walang pwedeng pumalag. At hindi po kayang lupigin kailanman ng kahit anong bansa ang Israel ngayon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Yan. At ang isang araw, magmamarcha ang 200 milyong tao o 200 milyong sundalo dyan sa Euphrates River. Yan, no? Ang Euphrates River po, mga kapatid, ay kuminsan sinasabi kong tuyo na, pero kasi, ano po yan, eh? Ang Euphrates River po ay mababaw na bababaw na yun ngayon. Matutuyo talaga ng sobrang tuyo yan one day kasi dyan po lalakad o magmamarcha ang 200 million na mga sundalong makakalaban ng Israel. Pero ang Israel po ay magtatago sa Mount Sinai at doon darating ang Panginoon para lipulin ang 200 million na mga sundalo na yon sa gyera ng Armageddon. Sa paniwala ko, ang gyera ng Armageddon ang World War III. Yan, sa paniwala ko po. Kasi yan po ay napakalaking gera. Kasi 200 million ang kalaban ng Israel dyan na ipagtatanggol naman ng Panginoon kasama ang mga mananampalataya. Kasama ako dyan. Okay? Now, 2 Timothy chapter 4 verse 8, buhat ngayon, no? Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Naghahangad ka pa? Ka ba na makita ang Panginoon? Kung isa ka sa mga naghahangad na makita ang Panginoon, kasama ka sa sinasabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, no? Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran. At ang number 5, ang pag-akay ng mga kaluluwa ay dakilang utos at makalangit na bagay ay may totoong, no, nakalaang gantimpala. Ayan po yan, mga kapatid. No? Nakalaang gantimpala yan. At ang church po natin talaga, nandiyan nakafocus ngayon. So, kanina, nagbayad na tayo ng down payment na 30% doon sa service na binibili natin para sa church natin. At kinuha na ni Mark kanina. So, tingnan natin, baka sa Wednesday, lalabas na yung bago nating sasakyan. At yan po ipupunuin natin na mga kaluluan, dadali natin sa church para makarinig ng salita ng Panginoon, makarinig ng kaligtasan, at maligtas pati. No? Yan po yan. 1 Thessalonians chapter 2 verses 19 and 20, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagparito, sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Yan. Yung mga kaluluwa na sinusundo natin, mga kaluluwa na naliligtas ng dahil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, yun po yung ating katuwaan. At kapag ka walang naliligtas ng dahil sa iyo, wala kang magiging katuwaan, sabihin ko sa iyo. No? Kung ikaw ay member ng Gateway ngayon, sabihin ko sa iyo, kung wala naliligtas ng dahil sa iyo, wala kang katuwaan. Kasi ang may katuwaan ay yung mga merong naliligtas. Kahit isa lang yan, katuwaan yan ng puso mo, no? Kahit na isa lang. At naligtas yan ng dahil sa iyo. Magiging katuwaan niya ng puso mo.
Yan ang mensahe ko para sa iyo ngayong gabi. At sa ating pangwakas, ang kalooban ng Diyos ay posibleng magampanan ng bawat Kristiyano. Pwede po nating magampanan, mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi natin magampanan. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ang laging handa na nagbibigay sa atin ng lubos na kapangyarihan upang maganap natin ang kalooban ng Diyos. O kita nyo, no? Lubos. Lagi nating kasama ang banal na Espiritu. Siya ang tumutulong sa atin. Hindi niya tayo iwanan. Hindi niya tayo basta bibitawan lang. Hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Kahit mahihiyain tayo, tutulungan niya tayo. Kahit takot tayo sa tao, tutulungan niya tayo. Kung hindi natin alam ang ating sasabihin, tuturuan tayo ng banal na Espiritu. No? Yun po yun. Mahirap pang sabihin sa isang tao na siya ay mahal ng Panginoon? Mahirap pang sabihin sa isang tao na ang Panginoon ay namatay para sa kanyang kasalanan? Sa tingin ko, hindi po mahirap, mga kaibigan. Diba? Napakadali. At yun ang madalas at paulit-ulit kong sinasabi kahit na dito sa podcast natin na ang Panginoon ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli nang dahil sa kasalanan ng tao. No? Hindi po magiging ganon ang kahihinatnan o ma-experience o mararanasan ni Jesus kung tayo lang ay hindi naging makasalanan. Pero dahil tayo po'y naging malayo sa Diyos, dahil tayo naging makasalanan, dahil tayo naging rebelde sa Diyos, nang dahil tayo po ay naging kaaway ng Diyos, ibinigay ng Ama ang kanyang anak na si Jesus at kumarito siya sa lupa upang ipakita sa atin, no? At ipakilala sa atin kung sino ang Ama sa pamamagitan niya, no? Bilang isang Diyos na anak, no? Anak ng Diyos, si Kristo po yan. Ipinakita niya kung paano makikilala ang Ama. At nakilala po natin kasi si Jesus ay banal, kasi si Jesus ay mapagmahal, kasi si Jesus ay nagpapatawag ng kasalanan, kasi si Jesus ay tumutulong kapag may problema, kasi si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, kasi si Jesus ay nagmamalasakit, kasi si Jesus umiiyak kapag merong nasasaktan, kasi si Jesus naawa kapag merong naapi. Kita niyo yan, mga kaibigan, ano? At yan po ang ating Ama. Siya'y lumuluha, siya'y nasasaktan, siya'y umiiyak kapag nakikita niyang tayo ay lumalayo sa kanya. No? Lumapit po tayo. Ngayon, ang Panginoong Jesus ibinigay na. Nasa langit nga siya pero ang banal na Espiritu nandito at siya po ang nakikiusap. Siya po nakikipag-usap. Siya nagkukonvict sa puso natin. At kapag na tayo ay nakaramdam, kinonvict, siya po'y gumawa sa puso natin at sinabi ng banal na Espiritu, manampalataya ka kay Kristo sapagkat siya lang ang pag-asa mo para ikaw ay maligtas. You better listen. Manampalataya ka, kaibigan. At ang pangako ng Panginoon, kapag nanampalataya ka, maliligtas ka. Wow! No? Maliligtas ka, kaibigan.